first time we played them, hindi sapat yun. First game namin, marami pang kulang. If we exert the same effort, it's just a game that is important for us. It's going to be a lot tougher than the first meetings. We think it's going to be an emotional, physical game. Sila buong-buo na, team na team na sila. So we'll see what happens. This second meeting between San Miguel and Red Bull is going to be a lot tougher than the first meeting. The first game namin, marami pang kulang. Wala pa nun si Danny Siegel, was really not 100%. Wala si Danny Ay, wala pa sila si Romel nun. Hopefully now we can have more weapons para panapat sa Red Bull. If we exert the same effort the first time we played them, hindi sapat yun para talunin namin sila the second time. Hi, I'm Dynamite Danny Siegel and I play power forward for the San Miguel Beermen. Hi, I'm William Wilson. I play guard, forward, and I'm versatile. Donald Antiveros, guard, idol ni Isaiah. L.A. Tenorio, San Miguel Beermen, point guard, the playmaker. Ako si Enrico Villanueva, starting center ng Red Bull. Ako ang The Raging Bull. I'm Paolo Buia, starting forward for Red Bull. My name is Rich Alvarez, starting forward for the Red Bull Barako. Ako si Juanin Ibanez, point guard ng mga Barako. Ako si Junty Valenzuela, ang The Hitman ng Barako. Yan naman po mga kaibigan ng coach ng San Miguel Beer. Walang iba kundi si Coach Chot Reyes as usual. Eh talagang makatawag pansin ang suot. Yan naman si Coach Yeng Giao as usual din. Poker face na si Coach Yeng Giao. Narinig po ninyo at napanood ang mga starting players ng dalawang koponan, San Miguel Beer at Red Bull. Ed, hindi na ako nagugulat sa mga ginagawa ni Coach Yeng Giao, especially in the way he shuffles his starting lineup. Last time na laro ang Red Bull, mga kaibigan, yung starting lineup nila, wala po natin dito sa starting lineup na inumpisa ni Coach Yeng Giao against San Miguel. Bago po ang kanyang starting lineup ngayon. Hindi ko bigyan naman, hindi ka nag-start last time. Akala ko, hindi ka nagugulat sa suot ni Sotre. Ayun! Yun din isa. Hindi rin ako nagugulat sa mga nasusuot ni Coach Chot Reyes. Tingin ko nagugulat ang kayong dalawa. But partner, no, itong big lineup na pinapakita ng Red Bull ngayon, palagay ko, this is a warning to San Miguel na ang focus ng Red Bull dito is to control the boards and not allow Dorian Peña, Daniel Defonso, at si Danny Siegel to have their way underneath the boards. Ang laki nitong lineup nila, si Buguia, at saka si Alvarez, si Enrico Villanueva, lahat taga-Ateneo, all on the floor at the same time. Well, at si Adugo nandiyan din. Sabi mo ka, no, ha? Pipigil na nila itong malalaki ng Red Bull at doon sa huling eksena na yun, si Rico Villanueva went for the basket at sinubukan palpalin ni Romel Adukul. Tinawagan siya ng foul at si Villanueva ngayon na tumitira ng free throws. Sablay ang una. Ed, nagpapasiglaban itong dalawang coaches, no? Especially in their surprises sa kanilang starting lineup. Si Romel Adukul, hindi pa nag-i-start yan for San Miguel. This is his first start in his new career with San Miguel. At yan nga, no? Pinapakita din ni Coach Chot Reyes that he is taking a page out of the playbook ni Coach Yeng Giao by coming up with surprise starters. Importante yan na hindi ka na babasa ng buo ng kalaban. At alam naman natin si Coach Yeng Giao, yan po ang pangunahing halimbawa ng isang coach na mahirap basahin sapagkat to the credit naman of his lineup, ano, kahit sino kasi pwede mag-start para sa Red Bull dahil yun na ang kinagis na nila sa sistema ni Coach Yeng Giao. Umiskoro po si Olsen Rosella with a back shot para sa unang 2 puntos ng laro nito. Kung nakita natin kanina, no, in our graphic, na si L.A. Tenorio was initially kicked to start for San Miguel. Pero si Olsen Rosella, nandiyan dyan, and very clearly, ang gusto dito ni Coach Chot Reyes ay isang veteran na magdala sa team niya because they don't want Red Bull to get off to a hot start. Samantala, Olsen Rosella.
Ito si Romero, adugol sa ilalim. Binigay kay Willie Wilson ni Romero sa ilalim call. Kay Romel, adugol. Maganda nito itong matchup ng San Miguel at Red Bull. And for one other reason, ang style ng dalawang kumpanyan talagang ibang-iba. Unang-una, ang Red Bull, very defense-oriented. Number one sa defense sa liga natin. No? In the wins that they have, they've given up only 81.8 points. Tatlo doon is, out of the six games they won, hindi naka-score man ng 80 points sa kanilang kalaban. Yan ang defensang maganda. Sa bandara, hindi na naka-score ng Red Bulls. Offense ang yun. Bumalik sa San Miguel. Open shot para kay Willie Wilson. At lumalabag po ang San Miguel ngayon. 4-2 ang ating score. Warren Ibanez, meda na ng bola para sa Red Bull. Paolo Bugia. Rich Alvarez down low to Rico Villanueva. Labang kay Romel Adukul pa rin. Inibiyoti ni Enrico Villanueva. Hindi na naman pumasok ng tira. Fast break play, San Miguel to Danny Siegel. Got it on the second try. Danny Siegel. Pero sinasabi natin kung mapipigil natin si Danny Siegel. Sa kanya klaseng eksena, no? Fast break, may hihirapan talaga. Junty Valenzuela, Luea, malakas. Junty trying to keep it alive. Lumabas ang bola, ibibigay sa San Miguel Beer. Sa format natin na All Filipino, Ed, no? Understandable na ginagamit ni Coach Chot Reyes si Danny Siegel at number 4. Sabi nga ni Siegel kanina doon sa introduction ng starting lineup, he is the starting power forward ng San Miguel. Pero kung gusto nilang gumawa ng mismatch, pwede nilang ilaro si Ildefonso at number 4, si Dorian Peña. Hey! Pasok ni Ibanez yun. Ganyan na. Hinabol ni Rasela. Naharas din ni Olsen Rasela sa ere. Danny Siegel, bumabantay sa kanya si Rich Alvarez. Wala. Ibanez. Tuloy-tuloy sa front court. Nakababa na kaagad ng San Miguel. Binigay kay Junty Valenzuela, top of the key. Valenzuela pa rin, nakukumahog. Binigay kay Enrico Villanueva. Romel Adugol, nakapayong. Umulan pa rin ng 2 puntos para kay Enrico Villanueva ng Red Bull. Mabilis ang palitan ng puntos dito. Sabi nga natin kanina, ang Red Bull known to be a defensive team. At ang San Miguel naman known to be an offensive team. Sandali. Nagmandali ito ng San Miguel sa kanilang pag-offense. Eh, bumagsak si Enrico Villanueva at merong offensive foul na tinawag na naman kay Romel Adugol. Pangalawang foul na yan on Adugol. Warren Ibanez in essence of play para sa Red Bull. Junty Valenzuela, the hitman, siya na mismo nagsabi. Ibanez, wala. Don Delon Tiveros, ginawa ang bola para sa San Miguel. Nakita si Willie Wilson underneath. Wilson inabot ang bola. Nabitawan, pinalik kay Danny Siegel to Olsen Rosella. Don Delon Tiveros. On Tiveros, pinaikan si Rich Alvarez. At sabi ni Rich Alvarez, hindi ako siya. Sabi ni referee, maniwala ka, ikaw. Substitution na ang personal foul. So, hindi naman na dukol. Kanya si Peña ang pumasok. Akala ko may injury to si Dorian Peña. Mukhang okay na naman eh. May foul na naman. Mukha talaga mahigpit ang bantay dito kay Danny Siegel. Si Richie Alvarez po, ang unang-unang pumapapel bilang defender kontra kay Danny Siegel. Pero doon si Junty Valenzuela ang tinawagan. Si Hitman. Oo. Oh. Rasera. To Dondon Ontiveros. Labang kay Valenzuela. Jumper by Ontiveros. Wala. Warren Ibanez. Kinaliwa pa yung rebound. Tuloy-tuloy sa front court. Binigay kay Bugi. Ay kay Rich Alvarez. Labas ulit kay Ibanez. Valenzuela. Biglang tumira. Wala. Danny Siegel. Looking downstairs. Nakababa na rin ang defensa ng Red Bull. Rich Alvarez challenges it. Wilson, dinabas kay Rasera. Don Delon Tiveros down low to Dorian Peña. Peña labang kay Rico Villanueva. Di maliwa, wala. Peña pa rin! Peña, sarap lang pala. 8-4, San Miguel, labang ng apat. Yung pamantayin natin dito sa offense ng Red Bull, sa tingin ko, no, si Junty Valenzuela. Champion na
pinakamainit at pinaka-consistent na Red Bull scorer the last 5 games, ang average niya 16.4 points a game. But sa game na to, si Junty Valenzuela, wala pa tinitira. And then, meron na siyang dalawang tira. Wala pa siyang naipapasok na tira. That's right. At ito, yung galaw kanina ni Dorian Peña, hindi nakuha sa una. Pero sa pangalawa, pumasok ang tira. Binigyan po niya ng 4 puntos sa kalabangan ang San Miguel Beer over Red Bull. At si Paolo Bugia ang siyang nasa free throw line ngayon. Ayaw pumasok yung mga free throws ng Red Bull. Kanina si Rico Villanueva, 2 minutes. Ngayon, Paolo Bugia, hindi rin pumasok yung una. Second shot ni Paolo Bugia. Walang aling. At ang ating score, 8-5. Labang pa rin ang tatlo ng San Miguel. Don Donald Tiberos, binigay kay Dorian Peña. Peña to Willie Wilson. Nabitawan! At si Juan Ibanez, nabulog ang bola. Ibanez, hindi kaya kanyang mga kasama. The bounce pass to Rico Villanueva. Villanueva, kaharap si Dorian Peña. Nalabas ulit kay Juan Ibanez. Dorian Peña, time for a steal. Nabalik kay Juan Ibanez. Junty Valenzuela, 3! 8 points at the end. Fresh, nakatid sa inyo ng TM. Ang pinalakas na Touch Mobile. Ayun ang sinasabi natin, si Junty Valenzuela. For the conference, 12.4 ang kanyang average. But in the last 5 games, 16.4 consistent ang kanyang scoring. Ginobal team kagad si Danny Siegel. Nalibre naman si Ocel Rosella. Loose ball. Nabulot ni Junty Valenzuela. Valenzuela looking around. The bounce pass kay Rico Villanueva. Malakas! Pero may sumabit. Habang ito si Junty Valenzuela, kinito, alam natin ito, mag-umpisa ito sa Red Bull. Yan talaga ang kanilang main man sa DOS, ano? Hanggang sa medyo naging komportable na si Lordy Tugade. Noong pa natin tinatanong niya sa mga taga-Red Bull, bakit si Lordy Tugade parang mas athletic ito kaysa si Junty Valenzuela? Si Junty ang sumisingat noon at siya yung sumisingasing. Pero noong nagkaroon na ng kumpiyansa yung Lordy Tugade, siya na ang naging go-to guy ng Red Bull. Of okay, course, ngayon, wala na si Lordy. Exactly, no? Sino kaya papalit ka sa ginawa ni Lordy para sa Red Bull, no? Average niya, over 15 points a game. That was last season. Number 5 siya in scoring in the entire league. Pero ngayon, wala na si Lordy. Lumipat na nga sa San Miguel. Hindi pa nga nakakalaro sa San Miguel except for that one game where he played only minimal minutes. At meron pa siya minigyan sa kanyang tulong. December pa, makakalaro si Lordy for his new team. Pumasok na si Wesley Gonzalez para sa San Miguel. Danny Siegel. Agwintis na naman. Rico Villanueva nakuha ang rebound. Tingay kay Warren Ibanez. Ibanez sa front court. Ibanez hindi makapasaksak sa loob. Narabas kay Junty Valenzuela. Binabot niya ni Wesley Gonzalez. Junty Valenzuela sinesenyo sa play. Paolo Bugia. Kaharap si Danny Siegel. Warren Ibanez. And ito naman si Rico Villanueva. 3 seconds of the shot clock. Tinira na ni Rico Villanueva. Malakas yung banda. Olsen Rosera para sa rebound. Rosera na sa front court. Ngayon sinasalubin ni Warren Ibanez. Nakahanap na po ako sa hamburger ni Dorian Peña. Pinapit ni Rico Villanueva. Napulot rin ni Dorian Peña. Wesley ang layo. Lumapit ng konti. Wala. At nakakuha na naman ang rebound si Dorian Peña. Okay. Fresh 24 para sa San Miguel Beer. Wesley Gonzalez. Nakatingin kay Danny Siegel. Laban kay Rich Alvarez. Hey! Success! Successful yung ginawa na pagpaktihulog ni Rich Alvarez na nakakuha siya ng offensive foul kay Danny Siegel. At medyo lumamang na itong Red Bull na isang 9-8. Nakita po ninyo si Coach Chotres at yung kanyang makulay na damit. Ano pang kulay yan na kinito? Pakipaliwanag mo nga sa akin. Parang pink na hindi ko maintindihan eh. Pink na may parang lollipop eh. Oo, parang pink. Para. May parang konting pusha. Ewan ko ba? Parang gusto ko dilaan eh. Parang lollipop eh. Ano po ba ito nga kaibigan? Meron po tayong time out sa first quarter. Babalik po ang inyong PBA in a moment. Problem on the matchup side, it would be si Danny Siegel. He's just too big for our threes and he's too quick for our fours. We have a special defense when you play Danny. So we'll see what happens.
Nakita mo na ba yung special formula na yon ng Red Bull? Ang nakita ko, yung matinding defense ang pinakita ni Rich Alvarez one-on-one against Danny Siegel. Nakita ko din, pag nagda-drive-in si Danny Siegel, especially galing sa kaliwa, dinodouble siya. That's right. At kuminsa, kung nandun sa side of the court si Paulo Bugia, pa, mahirap na lampasin. Lampasan, hindi lang si Rich Alvarez, kundi si Paulo Bugia rin. At pinagtatakang kung ganito, bakit si Topex Robinson ang nagsasalita? Siya bang babantay kay Danny Siegel? Baka palagay ko, team effort yan. Ayun. I'm sure pinag-usapan ng bung-bung team ng Red Bull kung paano na pipigilin si Danny Siegel, because not one man can do it, although Rich Alvarez so far so good. Bas, may tatlong bagong player sa loob para sa San Miguel, L.A. Tenorio, Gabby Espinos at si Chris Calagio. Rico Villanueva. Update sa ating statistics by goal. 12-4. Make that 13-4 ang advantage ng San Miguel sa rebounding. At ang San Miguel meron ng limang turnover. At ang Red Bull, ni isa wala pa. Maganda yan. Doon, nakita natin binulabog ni Juan Ibanez yung fast break play ng San Miguel Beer, tapping that ball out of bounds. Pero mananatili po yan sa San Miguel Beer with 4:27 remaining in the first quarter. One good move ang ginawa ni Coach Yang Giao. Ayan na. Chris Calagio, instant offense. Three-point shot at TM Press na yan. Atin sa inyo ng TM, ang pinalakas na Touch Mobile. Chris Calagio was number 2 in three-point shooting percentage. Last season, 41.1%. Aulo Bugia, nabitawan ang bola. Ibanez rifles it over to Larry Bonacher. Bonacher, din ba sa wala na agaw ni Wesley Gonzalez. Gonzalez binigay kay Dorian Peña. Off to L.A. Tenorio. Tenorio. Narito sa Espinas. Din ba sa kay Calagio. Oh, natapik ni Rico Villanueva na bullet to Wesley Gonzalez. Wala. Ibanez. Alam mo, mabilis ang pace ng laro. Ito! Tumukol na naman si Jude Liberanzana ng TM Press na hatid sa inyo ng TM, ang pinalakas na Touch Mobile. Labang na naman ng Red Bull ng isa, 12-11. Nakakadalawang 3-point shot na si Jude Valenzuela. Very energetic itong second unit ni Coach Chot Reyes. Totoo yan. But so far, no? Wala pa silang ginagawa dito except yung tira ni Chris Calagio. At ito, sumaksak sa Chris Calagio pero napalpal. Might have taken even an extra step. Mare. Warren Ibanez, binitikitan ni Wesley Gonzalez. At merong foul na tatawagin. Uy, teka, may technical. Sino ba? Lumapit si Coach Chot. Siya kaya? Malamang kasi nasa loob na ng court. Yun, si Chot Reyes ang natawagan ng technical foul. Kanina pa may nireklamo si Coach Chot Reyes at mapahanggang ngayon, naririnig ko yung boses ni Coach Chot Reyes hanggang dito, naka-headset pa tayo kinito. Pero dinig ko yung boses ni Coach Chot Reyes habang nagre-reklamo. Pinakikita naman siya ni referee, Miguel. Pero hindi yan ang unang tumawag ng technical eh. Pero dapat pagkikita si Coach Chot Reyes. Maagang-maagang ito. Nasa first quarter pa lang tayo rito. Pero ganda po si Coach Chot dun eh. Si assistant coach B-Boy Ramirez ang umaawad sa kanya. Sabi siguro ni Coach Mirko, naman ako iwag dito. Ako sa tingin ko, tactic lang yun eh. Kasi sa tingin ko, yung intensity level ng San Miguel has not matched yung intensity level ng Red Bull. Kaya ginigising lang ni Coach Chot. Oo, ginigising ni Coach Chot ang kanyang mga player. Especially since lima na turnover. Oo, pati yung mga referee ginigising niya rin. Para makita yung mga gusto niyang makita sa loob ng court. 12-11. Labang lang isa ang Red Bull over San Miguel Beer. We have a timeout. Balik tayo sa ABC 5. Balik po tayo sa Araneta Coliseum. Labanan ng San Miguel Beer at ng Red Bull sa kasalukuyan. Labang ang Red Bull ay sa 12-11. Lordy Tugading ay napuhaharap sa kanyang dating kupunan. Original na kupunan ng Red Bull pero hindi naka-uniforme. Ano ba balita kay Lordy Tugade, Mr. Dominic Uy? Well, nangihinayang itong si Lordy Tugade dahil hindi nga siya makakalaro ngayon. Ay tatlong linggo pa dahil ang kanyang tuhod nga ay may bone spurs at papalakasin muna ang kanyang tuhod.
Eh sabi nga niya nanghihinayang siya, pero ang nakikita ko kanina bago magsimula yung laro, eh lahat ng mga Red Bull players ay pinuntahan siya at greenit siya. Eh kaya naman gusto, mas lalo niyang gusto sana talunin itong Red Bull, pero hindi nga pa siya makakalaro in today's game. Bakit siya gusto niyang talunin yung mga nag-greet sa kanya? Sama which, naman. Yeah, pero siyempre, ganyan talaga ang basketball player. Kung saan kang pupunan, siyempre, gusto mong manalo yung team mo. More than yung gusto mong talunin yung kabila. Pero ganun talaga mangyayari doon. Para manalo ka, kailangan talunin mo yung kabila. Dominic, ano naman ang balita sa love life ni Lord Itugate? Balita ko yung kanyang girlfriend, eh, they met dun sa kanyang sa Gold's Gym kung saan sila pareho nagte-training. Well, yan ang hindi ko pa nababalitan. Aalamin ko yan para sa'yo. Baya mo na sige dito kung umalab niya. Bakit? Uy, nabitawan! Fashion model ang girlfriend ni Lord Itugate. Ano pangalan? Yan ang hindi natin pwedeng sabihin. Ah, ganun ba bakit? Dapat may clearance. Ah, okay. Dito tayo sa NBA bukas. Topex Robinson nasa loob na para sa Red Bull. Kayo din si Mick Tenise. Ari Punasher. Dinitin kita ni Wesley Gonzalez. Magkakilala yung dalawang yan. Cyrus Bacchio. Binigay kay Mick Tenise. 3 seconds on the shot. Pass and a chair. Shapul of TM Twist. At itse nyo ng TM. Pinalakas na Touch Mobile. Maganda na sana yung defensa ng San Miguel doon. Kept the ball in the perimeter. Hindi nakapasok ang Red Bull. Pero nandun naman si Larry Panacher. Big timely basket as time is running out. Biggest lead of the game so far. 6 na puntos na abante ng Red Bull 17-11. Dorian Peña. Nilabas kay Wesley. L.A. Tenorio. Mick Tenise got the beat on the rebound. Uy! Challenged by Wesley Gonzalez at magkakaroon tayo ng jump ball sa harapan ng basket ng San Miguel. Malaking bagay dito yung 3-point shooting, partner. No? 3 out of 4 ang Red Bull. 1 out of 4 naman ang San Miguel. Sa 3-point yan. Oo. Tinuturo ni Mick Pinesa, huwag kayo maniwala kay Gabby Espinas. Hindi siya yung kalabang ko ron. Si Wesley Gonzalez. Para sakali lang naman. Larry Furacher, dala-dala ang bola. Pinounce pass kay Rico Villanueva against Dorian Peña de la Busca ngayon. Kay Cyrus Bacchio, suwaksak sa loob. Inilayo ang bola, lumabas at tumama raw sa sapatos ni Cyrus Bacchio, sabi ni referee Montiel. 6 pa rin ang abante ng Red Bull over San Miguel at 17-11. Gabby Espinas, Chris Canagio, labang kay Cyrus Bacchio. Oy! Napatawan ni Chris Canagio ang bola. It will go out of bounds in favor sa Red Bull. And another turnover against San Miguel. Expected naman yung partner kasi ang kalaban nila is the league's number one defensive team. Yung switching defense ng Red Bull, eh, mapigat. Topex Robinson na naman kay Rico Villanueva. Mick Pinesi, tuwina na rin ang tres! Isa pa! Na TM Tres, hatid sa inyo ng TM, pinalakas na Touch Mobile. Ano na yan? Apat na yung tinitira ng Red Bull. 4 out of 5. Isa lang ang minitis nila from 3-point distance. 80% 3-point shooting. Matindi yan. Hey! Agaw ni Topex Robinson. Laban kay L.A. Tenorio. Binalik ni Cyrus Bacchio. In the boat! Ang langit ni Cyrus Bacchio. Rubana Chalet ng Red Bull, ha? On sila ang kanilang lamang over San Miguel Beer. Wesley Gonzalez. Jump shot, hindi pumasok. Cyrus Bacchio para sa rebound. Meron na lamang 22 segundos na lalabi sa first quarter. Topex Robinson. Merong instructions galing sa bench to take the last shot. Meron lang 1 second na pagkakaiba ang shot sa Katam King. Ang layo nito! Kaya di ba layo? At tignan natin kung aabot na ito. Wesley Gonzalez galing sa backcourt. At sa pagtatapos po ng unang 12 minutos ng labanan ito ng San Miguel Beer at ng Red Bull, bigla pong umarangkada itong Red Bull sa bandang huli. Kasama na yung agaw na yan at yung magandang pasa kay Cyrus Bacchio na umangat
specialty of the house ni Carlos Baguio, yung pag-abot ng ring. At nariyan po ang ating score update. Handang sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pang-kondisyon, sabay ambisyon. Second quarter, coming up